Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Nais ko pong ibahagi sa mga oras na ito ang tungkol sa update ng pillbox sa Taal Volcano. Ngayon po ay meron pong mga unusual activities ang Taal Volcano. So kanina pong alas 3:15 ng hapon, idineklara po ng pillbox ang alert level 3. Paano po ba nila kinuha ang alert level 3? Ano ho naging basihan ng pillbox para ideklara ang alert level 3? Ito po ay dahil sa tinatawag na nila na phreatomagmatic eruption. No? Nagkaroon po ng mga phreatomagmatic eruption. So ito po ang naging basihan ng pillbox para i-declare po yung alert level 3. Ano ba yung phreatomagmatic eruption? Phreatomagmatic eruption. This refers to an eruption that involves magma and water, no? So nagkakaroon po ng activities, so lumalakas po yung magma at saka yung tubig, yung nagkakaroon po ng yung init, yung temperatura po na nagiging sanhi po ng pagsigaw ng mga sulfur dioxide. Yan po ang mga nangyayari. So, tumakotawid, in-expect po, no? Nag-warn po pillbox na sa mga naniniraan po sa parte ng Agoncillo, Laurel, Batangas, na kung maaari po ay mag-evacuate na po. Okay? Sa dahilan po na they are expecting a succeeding volcanic eruption. Sa ngayon po, nararanasan ng mga hindi lamang taga Laurel, taga Agoncillo o yung mga nasa malapit po doon sa lugar ng Taal Volcano, nararanasan po nila yung tinatawag na volcanic smog o yung tinatawag na bog. Ano po yung tinatawag na bog, volcanic smog? It is a result of continuous emission of sulfur dioxide na nanggagaling po dun sa crater, sa main crater ng Taal Volcano. Sulfur dioxide. Okay? So masama po ang epekto ng sulfur dioxide. So itong volcanic smog o bog, no, na tinatawag, which is the result of emission of sulfur dioxide, this is considered acidic. Acidic po, na maaari po magkaroon ng irritation of the eyes, magkaroon po ng problema sa throat, respiratory tract, no, depending on the duration of exposure natin doon sa tinatawag na bog. Okay? Ano po ba yung mga simptomas na pwede natin maramdaman kapag naapektuhan po tayo ng volcanic smog? Magkakaroon po tayo ng breathing problems, coughing, tapos para tayong tatrangkasuin, flu-like symptoms, sore throat, mamamaga ng lalamunan, at maapektuhan po pati yung ating immune system. Okay? Delikado rin po ang volcanic smog. Pagka na-inhale po, delikado rin po ito sa mga buntis, lalo-lalo na sa may mga asma. Okay? So, para po maiwasan natin, kinakailangan po nating sundin ang mga simpleng safety measures, no? Ito po yung mga safety measures for the safety of ourselves and for the safety of our family. Okay? Number one, avoid outdoor activities. Remain indoors. Okay? Iwasan po natin na magkaroon ng mga activities sa labas. Okay? Kung maaari, manatili na tayo sa loob ng bahay. Panatilihin po natin na nakatakip ang ating mga ilong, no? Kapag meron pong volcanic smog, huwag po tayong gagamit ng mga ordinaryong mga
made in China na ano na mga face mask, maninipis. Ang kailangan po natin gamitin ay N95. N95 face mask. Okay? Number 3, drink plenty of water. Huwag tayo na inom ng maraming tubig. Okay? And number 4, kailangan po lagi nakasara ang ating mga pinto at mga bintana para maiwasan po pumasok yung volcanic smog o yung amoy ng sulfur dioxide doon sa ating pamamahay. Then, we have to seek medical attention kung kinakailangan. Pag meron tayong hindi mga simptomas na to, naramdaman natin at di na magandang ating pakiramdam sa ating katawan, let us seek medical attention immediately. Punta tayo sa nearest barangay health center o sa nearest hospital. Magpatingin po tayo agad. Okay? Matindi din pala itong volcanic smog na to. No? So, kung may COVID, katulad niya, may COVID, sasabayan pa ng volcanic smog. Dapat yung mga virus masunog na doon sa Taal Volcano eh. Okay? And of course, the most important thing, no? Bukod sa pagsunod natin sa mga safety measures na nabanggit ko, no? Huwag na po tayo maghintay ng worst, no? Habang maaga, no? Mag-evacuate na po tayo dun. Yung mga naninirahan sa malapit sa Taal Volcano, mag-evacuate na po tayo for our safety. Huwag na po tayo maghintay ng susunod na eruption o malalang eruption. Because, naka-declare na nga po alert level 3. Pag alert level 3, delikado na po. Kung makikita nyo po, no? Kung mapapanood nyo, kung ganong pagbuga ng pagsabog ng magma, no? Gaano pong kainit yun. So, huwag na po natin hinintay yung matinding eruption. Okay? Of course, at saka baka magkaroon ng volcanic tsunami. So, yung mga naniniraan sa malapit sa crater ng Taal Volcano, mga kababayan, no? Prevention is better than cure. So, ngayon pa lamang, evacuate na po tayo. Okay? At yung bumili na po tayo ng N95 na face mask para hindi po natin masingot yung mga volcanic smog. Okay? And lastly, no? Mag-pray po tayo. Panalangin po natin na wag na pong tumuloy yung Taal Volcano eruption. Naalala niyo po yung nakaraan, no? I think that was last January 2020, kung saan po na nagkaroon po ng Taal Volcano eruption. So, wag naman po sana, no? God spares us from this disaster. No? Kung maaari po lamang, no? Lord, ilayo mo po kami sa ganito pong disaster. Mag-pray po tayo. Okay? Let us protect ourselves and let us protect our family. So, yun lamang po ang aking may babahagi. Taal Volcano update. Mag-ingat po tayo lahat. Keep safe everyone and God bless you all.